Same, same, pero iba. Hello, hello everybody. Oras natin, 1:25 in the afternoon. Kapiling mo na po ang nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre, walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara. Welcome back, Balakubak. Happy Wednesday, everyone. At sa mga nagkakape out there, ah, hello po sa inyong lahat. Yan, dinadaan sa kape kasi masyado na maraming iniisip at super stress ka na. Naku, sana matapos na lahat ng mga iniisip mo dyan. Pero kung nagkakape ka nga ngayon at para din sa lahat ng mga coffee lovers out there, alam nyo ba na meron tayong MX3 Coffee Mix? Meron itong high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol. Cholesterol-free. Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener. Sweetener. Ayan, nabulol pa nga. Na sukralo. Ano ba? Teka lang. Sakit kasi ng balakan ko eh. Wala ako sa sarili ko. Ayan, low-calorie sweetener na sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. At para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website, mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Ayun. At dahil dyan, syempre live na po tayo sa Facebook. Kaya naman kung ako sa'yo, puntahan mo na yung Facebook at hanapin mo na Energy FM 106.7. At ano ang dapat gawin? Syempre, matik na yan. I-like and share mo na yan para masaya tayong lahat. Ayan, habang sinishare ko din dito, saglit, wait ka lang. Ayan, like and share. Para mamaya makapag-comment ka rin sa ating story, malay mo, makarelate ka pala sa story natin ngayong araw na ito, di ba? Ano nga kaya ang story natin? Ako, marami nang nagtatanong. Kaya naman, ready ka na ba? Huwag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Meron tayong kaibigan. Lahat sinasabi natin, mga problema natin, mga plano natin sa buhay, and even yung mga gusto nating tao, yung mga pinapangarap nating mangyari, at pinapangarap din nating tao na makuha natin or maging jowa natin in the future. Pero paano nga kaya kung yung taong pinagsabihan mo ang sisira ng pangarap mong makuha yung taong inaasamasa mo? Dahil may gusto rin pala siya dun sa taong gusto mo. Ito ang story ni Claire. 20 years old at meron siyang lalaking gustong gusto. For a very long time, crush niya ito sa university nila. At sa isang tao niya lang sinasabi lahat ng sikreto niya at lahat ng feelings niya sa lalaking yon. Kay Marina, best friend niya, mula pa nung grade school. Kaya naman ang tiwala niya dito ay 100%. Dahil parang kapatid niya na. After noon, nakaramdam siya ng pagbabago mula kay Marie. Parang lagi nang busy, laging may gagawin kapag inaaya niya magkape or lumabas. So, iniisip na lang niya, baka nga totoo nga. Kaso nga lang along the way, napag-alaman niya na yung taong gusto niya at yung best friend niya na si Marie ay may something. Hindi niya ngayon alam kung paano magre-react. Dapat pa bang i-save yung friendship nila? O dapat na lang niyang unawain at pakawalan yung lalaking gusto niya? So let's hear it straight from the heart of our sender for today.
Hi DJ Kara, ako po si Claire, 20 years old. Meron po akong long time crush sa university namin at sa isang tao ko lang po siya kinukwento. Siya po si Marie, best friend ko since grade school. Alam niya po lahat ng tungkol sa crush ko, DJ Kara. Every time na magkakasalubong kami sa campus or magkakasabay bumili sa kantin ng crush ko, sinasabi ko siya agad kay Marie. At dahil last year na namin sa college, nag-decide akong umamin sa crush ko at sinabi ko yon sa kanya. Napansin ko, DJ Kara, na parang nag-iba si Marie sa akin. Every time na lang kasi naaayain ko siyang mag-coffee after class, lagi na lang siyang busy at may gagawin. Nakalimutan niya ata na magkaklase kami. Nagkasabay kami ng crush ko sa LRT pa uwi, DJ Kara, at grabe yung kilig ko. Dahil siksikan, hindi ko na malayan na magkadikit na pala kami. Pagkababa namin ng station, naglakas loob na ako at inamin ko sa kanya na gusto ko siya. Tapos tumakbo na ako pero nagulat ako nang bigla niya akong tawagin at sabihin na nakilala niya raw ako dahil kay Marie. Ngitian niya lang ako at saka umalis na siya. Nagulat ako dahil ang alam ko hindi naman sila nakakapag-usap dahil malayo ang building ng College of Engineering sa building namin. Kinausap ko si Marie dahil halos isang linggo na rin kaming hindi nakakapag-usap ng maayos. At dun ko nalaman na tama pala talaga ang hinala ko na may something sa kanila ng crush ko. Umamin sa akin si Marie na matagal na raw silang nag-uusap ng crush ko. At nung araw na sinabi ko raw sa kanya na aamin ako sa crush ko, yun din daw yung araw na umamin siya sa crush ko at naging sila. Nagsusorry siya sa akin pero ewan ko, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko nung mga oras na yun, DJ Kara. Bukod sa heartbroken na ako, nawalan pa ako ng best friend. Dapat ko pa ba siyang patawarin sa nagawa niya o puputulin ko na lang yung pagiging magkaibigan namin? Nako! Para bang ano to eh, nasulot yung taong gusto mo ng best friend mo. Well, nangyayari talaga to ha, sa mga magkakaibigan, kadalasan. Siyempre pag close kayo, malaki yung possibility na yung mga nagugustuhan nyo ay pare-pareho, mga gusto nyong gawin, mga bagay. Kaya nga kayo mag-best friend kasi magkasundo kayo, di ba? Ang nakakatakot lang dyan, magkasundo din kayo sa pagkagusto sa iisang tao. Paano mo nga ba gagawin yun, no? Naku! O yan, sa mga nakaka-relate dyan na naagawan ng best friend, mag-comment na kayo sa story ni Claire. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? I-let go na lang niya, iwasan, or makipagkaibigan pa rin, unawain. San nga ba siya lulugar? Diba? So anyways, magbasa tayo ng ibang comments dito sa ating comment section. Punta lang po kayo sa Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space, K-A-R-A. Sabi dito, ganun talaga ang buhay. Minsan ang gusto mo ay hindi ka gusto. Ang mali lang sana sinabi sa'yo. Wag na, let go of your friendship and move on. Oh, sabi ni Ate Arlene. Aww. Alam niyo mahirap mag-let go ng friendship ha? Pakawalan mo na lang, that's life. Makakakita ka pa ng iba. Be good, unawain mo na lang ang friend mo. Sabi naman to ni Mami Elsie. So ibig sabihin, patawarin mo, unawain mo, intindihin mo na lang daw. Tapos, hanap ka na lang ng iba. O ito, sabi dito, masakit talaga yan. Pero since trust has been broken, eh wag na, stop na. Patawarin mo na lang ang best friend mo. Pero just cut off ties and heal yourself. Sabi ni Ate Marie. Patawarin mo daw, pero hindi ibig sabihin ang patawarin mo ay makipag-friends ka pa. Kasi sabi niya, i-cut off mo na daw ang lahat. Huwag mo na sanayin ang friendship. Huwag mo na, ano? Huwag mo sana sayangin, siguro to. Ang friendship niyo ni Marie, patawarin mo na siya. Baka din siguro kaya di niya sinabi agad sa'yo kasi baka ayaw, ano to, baka ayaw niya lang masaktan ka. Hindi naman siguro niya sinasadya na pareho kayo ng gusto. Madami pang lalaki dyan, sabi ni Anna May. Oh, hindi raw niya sinasadya, so patawarin mo na lang daw. Marie, you've been best friend with Claire since you guys were young. Didn't you forget you girls go way back? And didn't you, and ano, you didn't value that friendship. You acted like a biggest snake. Of all people, your best friend have really lost, ano daw, your mind, Marie. Well, Claire, your trust was betrayed. It's hard to trust your best friend. If I were you, stay away from here, period. Sabi ni Ate Patricia. Nalito ako, sorry, kasi wala mga period, tsaka ano, mga post, dere-derecho.
Sorry na. Hindi ka crush ng crush mo. Ganun lang yon. Better na move on ka na lang. Siguro yung crush mo ang gusto niya, ang best friend mo eh. Sabi ni Ate Marilu. Oh, hindi ka crush ng crush mo at dapat mo nang tanggapin yon. Parang hindi naman kasalanan ng best friend mo kung sa kanya nagkagusto at pinili. Better yet, move forward. Acceptance is the key. May bagay talagang kailangan bitawan. Depende sa sitwasyon. Sabi ni Serendipity Narita, yan, may mga bagay doon na dapat bitawan at depende yon sa sitwasyon. Sabi naman dito ni Mami Rosie na galit, oh, pabayaan mo na yung ahas na friend mo. Grabe naman yung ahas. Let go mo na maraming lalaki, malay mo, mas higit sa kanya makita mo. Sabi ni Basi. Yan. But anyways, Claire, nakakalungkot naman na yung taong pinagkatiwalaan mo pala ang maglalaglag sa'yo. Diba? Siguro hindi na rito issue kung ililet go mo yung crush mo at magpaparaya ka para sa best friend mo eh. Or hindi na dito issue kung hindi kanya type, yung best friend mo ang type niya. Masakit yon pero kaya namang tanggapin yon. Ang mas masakit kasi dito is yung tiwala sa friendship. Lalo na kung sinabi mo na mula grade school, 'di ba? Mula grade school magkaibigan na kayong dalawa. So ang tingin mo sa kanya eh malalim yung friendship niyo kasi lahat pwede mong sabihin, pero ikaw lang pala yung may tingin na ganun. Siya pala hindi pala ganun yung tingin. At masisira ang friendship niyo nang dahil lang sa isang lalaki. Lahat ng panahon na pinagsamahan niyo, lahat ng tawanan niyo, lahat ng iyakan nyo, lahat ng bonding nyo, mabubura dahil sa isang pagkakamali at dahil sa pagpili niya nung lalaking crush nyong dalawa over you. Diba? Tama ka nga naman, broken-hearted ka na dahil nawala yung crush mo, broken-hearted ka pa kasi nawala yung best friend mo. And I think ang pinaka nababother ka sa kwentong ito is yung kaibigan mo eh. Alam nyo, mahirap din ang friendship breakup ah. Hindi din siya ganun kadali. Lalo na kapag grade school kayong mag-best friend. Yung ilang years na pinagsamahan nyo, di ba? Mahirap yun. Ay, nako. But well, hindi ko pwedeng i-invalidate yung feelings mo. Kasi feelings mo yan eh. Sabi mo nga dito, umamin sa akin si Marina matagal na silang nag-uusap nung crush ko. At nung araw na sinabi ko raw sa kanya na aamin ako sa crush ko, yun din yung araw na umamin siya sa crush ko at naging sila. So parang halimbawa, hinintay mo bukas, sinabi mo sa friend mo na, "Besh, bukas aamin ako sa crush ko." Tapos yung bukas na yun, naunahan ka. So parang malinaw na nasulot. Yun din yung araw na umamin yung best friend mo dun sa crush mo. Paano ka pa nga naman aamin? Eh, sila na nung umamin siya. Diba? So parang naunahan ka. At yun yung masakit. Na parang kumilos siya behind your back. Diba? Sana sinabi na lang niya sa'yo nung una pa lang na, "I'm sorry, crush ko din yung taong gusto mo." Actually, nagpaparamdam na nga siya sa akin, huwag kang magagalit ah. Rather than alam na alam niya lahat ng feelings mo dun sa boy na yon. Tapos nag-uusap na pala sila matagal na nung boy na yon. At inunahan ka pa niya sa pag-amin. So parang inassure niya na hindi to makukuha ng iba. Kasi ako naman yung gusto nito, so aamin na ako. Parang sa talikod mo, may mga ginagawa siya na hindi mo alam. At masakit man, parang inahas ka eh. Diba? Ang sakit noon kapag inahas tayo ng kaibigan natin. Well, for me, in my personal opinion, kapag inahas ka ng kaibigan mo, kapag binitray ka, cut off the ties. Huwag na huwag ka nang babalik dun sa taong nang ahas sa'yo o nagbetray sa'yo, nagsinungaling sa'yo. Kasi kung talagang kaibigan ang turing niya sa'yo, hindi niya gagawin yun. Ikaw maaaring oo, kaibigan ang turing mo sa kanya. Kasi hindi mo nga gagawin yun sa kanya eh. Ni imagination, hindi mo naiisip na saktan ko to. Pero kung ginawa niya yun sa'yo,
yung silbi ng pagkakaibigan nyo ng ilang taon para sirain lang niya ng isang araw? Yung isang araw na pagsira sa'yo at pag-ahas. Anong silbi ng lahat ng yun? Kung tinapos niya na yun, siya na mismo ang tumapos sa friendship ninyo. So bakit ka pa babalik kung siya na mismo ang tumapos? Ngayon kung humingi siya ng tawad sa'yo, patawarin mo. Kung ready ka na. Pero yung i-rekindle yung friendship, I think that's the hardest part. Kasi hindi naman agad-agad yun eh. Pag napatawad mo, close agad kayo. Diba? Babalik ulit yung dati yung friendship. I think hindi na yun babalik sa dati. Kasi may lamat na. Diba nga, once ang trust nasira, hindi na yun maibabalik. So feeling ko, talagang may lamat na ang friendship ninyo. Only time will tell. Kung magkikita kayo one day at magiging magaan ang lahat ng bagay, then okay. Pero kung hindi man, eh ganun talaga. Sometimes sa friendship, nagkakaroon din ng breakups. Diba? Ay, alam nyo, naniniwala ako na napaka-importante ng trust. Because trust is the glue of life. It is the most essential ingredient in effective communication. It's the foundational principle that holds all relationships. Kaya ingatan mo ang tiwala na yan. And trust starts with truth and ends with truth. Sincerely, Kara.